Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang talinhaga ng mga damong inihasik sa palayan, ang sagot sa ating katanungan sa buhay, pawang kabutihan lamang ang inihahasik ng Diyos. Ang kasamaan ay nagmumula sa kapusukan ng taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Matiyaga naghihintay ang Diyos ng tamang panahon bago gapasin ang palayan. Nagtitimpi sa mabagal na paglago at nagbibigay puwang sa sino mang nagkasala upang magsisi. Hilingin natin ang biyayang maging mapagtiis sa kahinaan ng ibang tao at dingging ang tawag ng Diyos upang panibago ang ating mga puso. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulam. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin.
ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalukluk sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kaninuman, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo ang buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin
ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba natin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Marahil, marami sa atin ang may tanong. Kung ang Diyos ay mabuti, kung ang Diyos ay naghahasik ng mabuti, bakit may masama? Bakit nakararanas tayo ng hindi maganda sa buhay na ito? Ang Diyos ba ang nagbigay ng mga bagay na ito?
Kalimitan mga kapatid, sa mga tanong na ito, mahirap unawain bakit may mga masasamang nangyayari sa buhay natin. Hindi ba't mabuti ang Diyos? Sa ating pagtatanong sa mga nagaganap sa buhay natin, ang ating ebanghelyo para sa linggong darating, ito ang nagbibigay sa atin ng kasagutan. Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot ang puno ng sambahayan, isang kaaway ang may kagagawan nito. Ang Panginoon ang puno ng sambahayan. Mabuti ang inihahasik niya sa atin. Subalit, ang demonyo, ang kaaway, ang demonyo ang may kagagawan kung bakit tayo nakararanas ng mga hindi magagandang bagay sa mundong ito. Ngayon mga kapatid, noong tinanong ng mga tauhan ang puno ng sambahayan, bubunutin na po ba natin ang mga damo? Huwag muna, hintayin natin ang anihan. Bakit? Sapagkat baka madamay ang mga trigo. Ano ba ang sinisimbolo nito, mga kapatid? Una, sinisimbolo nito na sa mundong ito, may mabuti at may masama. Kaya, napapansin ninyo, tila ba may hindi magagandang mga bagay at pangyayari sa buhay natin. Hindi lahat maganda. They coexist in this context. Ngayon, dahil mayroong pagtutunggalian ang mabuti at masama, iniimbita tayo ng ating Panginoon na piliin ang mabuti. Iwasan ang makagawa ng kasalanan. Sapagat ang demonyo, palagi tayong tutuksuhin. Gawin mo yung masama. Ang Panginoon, iniimbita tayo, gawin mo ang mabuti. Dahil may pagtutunggalian, kinakailangan nating hilingin sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas upang mabuhay sa kabila ng mga damo na simbolo ng mga masasamang bagay sa kapaligiran. Maging mabuti kang trigo sa gitna ng mga damo. Maaaring sa iyong pinagtatrabahuhan, may mga taong hindi kabutihan ang inihahasik tungkol sa iyo. Maaaring pinagchichismisan ka, maaaring ibinabagsak ka. Subalit ang Panginoon, iniimbita tayo ngayon. Manindigan ka sa tama sa gitna ng masasama. Amen? Pangalawang punto mga kapatid, hindi ba't binigyan ng puno ng sambahayan ng panahon hanggang sa anihan bago paghiwalayin ang damo at trigo? Ito'y sumisimbolo sa pasensya, sa pagtatiyaga ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagtatiyaga sa atin. Nais niya na magkaroon tayo ng pagbabago at pagbabalik loob sa Kanya. Binibigyan tayo ng chances ng ating Panginoon. Kaya't sa mga nandito ngayon, kung ramdam ninyo na ako'y masamang tao, marami na akong nagawang kasalanan, ito ang perfect place para sa inyo. Sapagkat ang ating Poong Jesus Nazareno, handa niya tayong bigyan
ng mga pagkakataon upang bumalik sa Panginoon. Amen? Marami tayong pinagdadaanan sa buhay na hindi maganda. Subalit, ang Panginoon ay Panginoon ng mga pagkakataon. Panginoon na nagbibigay ng panahon upang ikaw ma-realize mo yung mga pagkakamali mo, and in the end, bumalik ka sa Panginoon. Ang ating simbahan ay laging bukas para sa atin. Hindi lamang sa mamubuti, lalo't higit sa ating mga makasalanan. Ganyan ang Panginoon. Nagbibigay ng pagkakataon. Kaya tayo rin, ang imbitasyon sa atin, huwag tayong basta-basta manghuhusga sa iba. Kung tayo'y binibigyan ng pagkakataon, kung tayo'y binibigyan ng Panginoon ng tsansa, bakit ikaw naman dapat magbigay ka rin ng pagkakataon sa iba? May mga tao sa paligid nating hindi kasing galing natin. Huwag natin silang husgahan. May mga taong hindi kasing husay natin, hindi kasing banal natin, huwag natin silang husgahan. Because judgment does not belong to us. Hayaan natin ang Panginoon na sa dulo, siya na ang bahala. Subalit ang dapat natin gawin, gawin ang mabuti, iwasan ang masama, at maging mahabagin sa kapwa na hindi naman perpekto katulad natin. Amen? Kaya't sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ating aalalahanin ang tema, maging mabuti ka, maging mabuting trigo ka sa gitna ng mga damo. Pangalawa, ikaw ay maging mahabagin katulad ng pagiging mahabagin at mawain ng Panginoon sa atin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang tayo maging karapat-dapat na manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala nating dasalin sa Ama, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan, ang iyong bayang hinirang, ay maging tagapunla ng iyong salita sa lahat ng ori at estado ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita mo, Ama, upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at maisulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ang oras sa pagdarasal, sa pagbabahagi ng iyong salita, upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga nasa piitan at lahat ng binansagang masamang damo ng lipunan ay makadama ng pagpapatawad mula sa iyo, O Diyos, at tunguhin ang landas ng tunay na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastanganan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan at mga pagkukulang. Isugo mo ang iyong espiritu upang patagin kami at bigyan ng lakas sa aming pakipaglaban sa masama. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsupo muna tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin.
Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay magpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyong." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagalig na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at hiadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masasama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ama, pagkakas
kasatanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halika yung mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, tigayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, huhugas sa mga sala. Announcement, ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minore ng Itim na Poong Jesus Nazareno, ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2023 to 2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayo makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, and 0966-211-2152. Announcement for Paris-wide formation. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Paris-wide formation sa darating na July 25, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Monsignor Andres S. Valera, Parish Priest, Santo Niño Parish, Maykawayan, Bulacan, Diocese of Malolos. Ang pinapaanlalahanan, ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawing mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nadudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin pandaigdig.
para sa panigdigang araw ng mga lolo at lola. Mahal na Birheng Maria, ina ng pananampalataya at pag-asa, halimbawa ka sa sanibutang nabuktot ng pagwawalang bahala, tulutan mong maging bukas ang aking puso na tanggapin ang kalooban ng Diyos na magpuri sa iyong awa. Maria, ina ng katatagan ng loob, batid mo ng nilalaman ng aking puso. Huwag mong hayaan na ako'y panghinaan ng loob. Malugod kong isinusuko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Sa daang tatahakin, ikaw naway maging magiliw na gabay. Sa iyong piling ina ng pag-ibig, nakakaranas kami ng ligaya na makita na buo ang aming mga pamilya. Tulutan mong maibahagi namin ang kagiliwan at pag-ibig ng Diyos sa mga apo at mga kabataan upang hindi lamang namin sila ipinapanalangin, kundi nananalangin din kasama namin. O Maria, kaloob ng Espiritu Santo, nawa ang siyang sa akin tumuwang, magbigay lakas sa gitna ng aking kahinaan, magdulot ng galak sa aking puso, nang sa mga kabataan ako'y makapag-iwan ng pananampalatayang tanda na sumasaksi sa kagandahan ng buhay. Batid na ang buhay ay may hangganan, at sa dulo nito'y ang yakap ng Ama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.